Blessed day, brethren. This is your pastor once again for daily devotion. Muli po, I invite you na samahan po ako na mag-aral po ng salita ng Panginoon ngayong araw po na ito. Muli po natin tunghayan ang awit 15, talatang una, na ayon po sa atin pong banal na kasulatan, ito po ay awit ni David. At ang sabi po sa atin, Lord, who shall abide in thy tabernacle? Who shall dwell in thy holy hill? Ito po ay isang tanong na ayon nga po sa ating po na pag-aralan ay sumisiyasat at humahanap po ng kung saan naroon ang tahanan ng Panginoon upang kanyang makapiling ang Panginoon. At ayon nga po sa ating po na pag-aralan, ang tao na humahanap sa Panginoon at nagnanais na makapiling po siya, ito po yung mga taong tunay na nagmamahal sa Panginoon. People who truly loves God. People who have tasted the goodness of God. And those people who totally trust in God. Okay? Kaya nga po, kung nagnanais ka, kung tunay na minamahal mo ang Panginoon, naranasan mo ang kanyang kabutihan, at kung iyong tunay na pinagkakatiwalaang lubos ang Panginoon, ay nanasain mo na manahan na kasama niya. At kung nais nating makasama at manahan na kasama ng Panginoon, na there are some requirements ang ating pong Diyos upang siya po ay ating pong makasama at makatahan po na kasama po niya. No? Ayon po sa talata po na tatlo ng the same psalm, Psalm 15, no? Sabi po sa atin ang salita po ng Panginoon, He that backbiteth not with his tongue. Ibig sabihin po niyan ay yung pong paninirang puri o yung slander, no? If we want to abide with God, God only speaks what is the truth, no? And God does not say the truth, no, para makapanakit ng iba, kung hindi upang maitwid sila. Maaring sinasabi natin ang katotohanan, pero what to what intent? No? Ang tao na nagnanasa o nagnanais sa makapiling ang Panginoon, he would not slander his neighbor. Hindi po niya sisiraan yung kanya pong kapitbahay. Totoo na dapat sinasabi po natin ng katotohanan, pero malino po na sinasabi rin po sa atin po ng banal na kasulatan to speak the truth in love. Bakit nga ba natin sasabihin? Bakit nga po ba natin ipapahayag yung anuman po yung nalalaman natin sa isang tao? No, was it just to start a gossip? Was it to destroy yung pong character ng ibang tao para tayo po ay magmukhang mas proper, mas maayos po kaysa po sa iba? If we want to abide with God, we need to learn to hold our peace and not tell yung pong kasiraan ng atin pong kapwa. No? So, we are not to slander our neighbor if we want to abide with God. O siraan po yung atin pong kapitbahay. By the way, kung totoo po na hindi po mabuti yung atin pong kapitbahay, mga minamahal, hindi mo na kailangan sabihin po yan, no? Malalaman at malalaman po yan ng mga tao. Pangalawa po, ang sabi po sa atin ng salita ng Panginoon, nor do it evil to his neighbor or does not cause suffering sa kanyang kapitbahay o sa ibang tao. No, hindi po tayo dapat na nagnanasa na atin pong ang atin pong kapitbahay, no, ang sabi po sa atin ng Biblia ay dapat mahalin natin kagaya po ng atin pong sarili. Remember, in Matthew chapter number 22, the Bible gives us the first great commandment, and that is to love God with everything that you have. And the second great commandment, ang sabi po sa atin ng Biblia, ay is like unto it, ay kagaya po nito, o ito po ay nakabase doon. Kung tunay na mahal mo ang Panginoon, no, hindi mo, sabi ng Bible, you will love your neighbor as yourself. You will not cause suffering
sa iyong kapitbahay. No, hindi po tayo dapat na nagdudulot ng hindi po maganda sa ating pong mga kapitbahay, mga kapatid. Kung sabi po sa atin pa po, moreover ng Biblia, no, sa aklat po ng Galatians, if it is possible, we are to live peaceably with all men. No, so huwag po nating hayaan at tayo po ay malayo sa Panginoon nang dahil sa tayo ay nagiging sanhi ng paghihirap po ng iba pong tao, no? We are to be building bridges and huwag po nating silang ma-offend para sila po, mga kapatid, ay mas mapalapit po sa Panginoon. At pangatlo po, mga kapatid, sa talata pong ito, ang sabi po sa atin dito, nor take it up a reproach against his neighbor. Ano po ibig sabihin nun? Yung reproach po dito, ang ibig sabihin po niyan ay scorn. Does not scorn his neighbor. Ano po yun? Nanunuya o nang iinis, no, sa kanyang kapitbahay. Hindi po tayo dapat ang pinagmumulan ng panginis. Marami po sa atin pong ganyan, no? Ako po ay isa rin po sa mayroon pong ganito pong kalagayan, no? Ako po ay na-o-offend o nasisila din po sa ganyan. Yung pong pang-iinis po sa kapwa, pang-aasar, no? Yung pong jesting, nakasama po yan. Sabi po sa atin ng Biblia, we are not to take up a reproach. We are not to scorn them. No, alam natin yung kahinaan nila, we would exploit yung kanilang kahinaan, lalaitin natin sila dun sa kanila pong kahinaan, no? There are times na ito po ay lambing, no? Pero meron sa ibang pagkakataon po, it is offensive. So meron po tayong dapat na pagbabantay, no? Kung tayo po ba ay offensive na doon po sa atin pong kapwa. Baka naman yung sinasabi po natin sa atin biro lamang, pero sa kanila po ay nakakapanakit. At ito po ay nagiging dahilan upang tayo po ay mapalayo po sa atin pong Diyos. No? If we want to abide with God, if we truly love God, and we have tasted the goodness of God, and we want to experience it more. Kung gusto po natin, mga kapatid, na tayo po ay maging mas malapit pa sa ating pong Panginoon sapagkat tumitiwala po tayong lubos sa Kanya. So huwag po nating hayaan ang mga bagay po na ito, backbiting with our tongue, doing evil to our neighbor, or taking up a reproach against them. Nawa, mga kapatid, tayo po ay maging maingat. Tayo po ay maging mapagmatyag. No, sa ating pong mga kilos at mga gawi, mga nakakasanayan, ay maaaring napapalayo tayo sa atin pong Panginoon nang hindi po natin namamalayan. God bless you all, brethren, at pagpalain po kayo. At muli po, kung nagiging pagpapala po ang atin pong mga daily devotion na ito, please share nyo po sa atin pong mga mahal sa buhay para ito po'y maging pagpapala rin po sa kanila. God bless you all.